everyone. So, ngayon ay magluluto ako ng chicken afritada. Ito po ang mga ingredients. Simple lang po yung afritada ko. So, ito manok. Hindi ko alam kung ilang kilo yan. Basta ganyan siya karami. And then, salt, pepper, patis, tomato sauce, tapos garlic, onion, tomatoes, tapos bay leaf, bell pepper, carrots, and potatoes. So, ayan, magsimula na tayo. Ayan, may water din ako. Kung nagigisa, mas just na sabay-sabay ng ito. Para hindi masunog ang bawang. So, yung bawang, sibuyas, kamatis, ibigisa na ito. Hindi ko po iniwan ng maliliit yung sibuyas. Yan. Kapag ka po nakita nyo malambot na ang kamatis at sibuyas, pwede na ilagay ito. Hindi ako naglalagay kasi ng maraming mantika dahil itong mag-aman. Magmamantika naman siya. May sariling parts naman ang hindi na natin silang magdagdag ng maraming mantika. 2 tablespoon enough na yun. Then, timplahan natin sa nang patis. Yun namang alat kasi, ayaw lang yan sa panlasa mo. Makita ka sarap ng luto mo kapag ka nag-isa mo mabuti ang iyong mga at yung mga kamatis at buya. Kailangan manuot ang lasa niyan dyan. So, lalagyan natin siya ng paminta. Mahili kami sa paminta, kaya okay lang kahit marami kami. Isa natin yan hanggang sa medyo hindi tamang parang masarap na siya tingnan. Kasi pag nilagyan mo siya agad ng tubig, parang hindi masyadong lasa. So, sa aking experience, kailangan mag-isa mo mabuti yung gagawin ko dyan, pamamantikaan ko muna siya. Hindi ko muna siya magmantika. Tapos ako siya haluin ulit. Takpan ko muna siya. So, nasa medium heat lang ako. Pause ko muna. Yan, habang ako ay nag-iintay na magmantika yung manok ko, hinugasan ko muna yung mga kasangkapan na ginamit ko kanina na pangiwa, balat, check natin kung nagmamantika na siya. Ayun. Nagmamantika na po siya. Haluin mo rin. Yan yung mga nagpapalasa. Yung binaligtad na
parang maputla pa siya. Hindi pa siya okay para sa akin. Kailangan medyo mag-brown siya ng konti. Tandaan nyo na ang pagluluto ng manok, kailangan siya well done. So, 15 minutes para maluto ng husto ang manok. Dahil hindi tayo pwedeng kumain ng medium rare or rare na manok dahil meron niyang salmonella. Kailangan talaga yan ang ganda. Hindi ang katulad ng beef. Pwede mong kainin ng dilaw-dilaw. Malasa yan kapag medyo nag-brown-brown siya ng konti. Tapos pwede na kayong mag-surf-surf po na sa Facebook, sa internet, manood ng konti sa YouTube. Huwag nyo lang susobrahan kasi baka maging nog-nog ang inyong mga manok. Hintayin uli natin ha, post ko kayo. Kapag kaganyan na yung kulay, medyo nag-brown na ng konti, pwede ko na siyang lagyan ng tubig. Pwede naman ilalagay natin itong tubig na ito. Kasi ayoko naman na kwitatang nila. Sa konti. Ayan. Ayan, pakukuloy na. Yung tubig na yan, depende sa gusto nyo. Kung maraming mahilig sa masasa, dagdagan nyo. Huwag nyo lang gawing ilagang afritada. So, ayan, kumukulong na siya. Kulong pa natin na. Ilalagyan ko na mayroong buto kasi malakas na kapagpanasa sa mga masasa. Palambutin natin yung patatas. Lalagyan ko muna ng konting tubig kasi baka matuyo. Dahil sisip-sipin ng patatas yun habang lumalangkot siya. Tapagpipan ko siya na konti pang tubig yan. Ganyan. Para paglambot ng patatas, eksakto na uli yung tubig niya. Saka ako ilalagay naman yung natitira. Meron man naman kayong mapapagamitan yan. Pwede niyong gamitin yan pag nagagawa kayo ng pizza, pag nagagawa kayo ng dessert. Kaya huwag niyong alalahan.
sweet niya. Nalaman niya kasi pagluto na, pag yun ano niya. Pwede na. Guys, if you like my video, please hit like and please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you and see you again next time.